Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng mga nagbabagang laban sa chapter 1081 ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong ito at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang naking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Unahin na natin fam ang tampok na cover page ng chapter na to, kung saan makikita natin ang Straw Hat crew na natutulog kasamang inang mga squirrels. Kapansin-pansin na hindi kasama sa cover na to ang mga babaeng miyembro ng crew katulad ni Nanami at Robin. At ang isa pang interesanteng bagay dito fam, ay si Sanji lang ang bukod tanging gising sa kanila, habang ang iba pang mga Straw Hats ay mahimbing na naiidlip. Kayo ba fam? Bukod dyan ay may iba pa ba kayong napansing kakaiba sa cover page na maaring foreshadowing pala ni Oda sa mga mangyayari sa hinaharap ng kwento? Pagkatapos naman yan fam, may dadako naman tayo sa nag-aapoy na aksyon sa mismong chapter 1081. Dito fam, may kagad na itinuloy ang huling eksena sa nakalipas na chapter kung saan pinakawala ni Garp ang kanyang malalimaw na atake na Galaxy Impact. Mula nga sa malayo ay makikita natin kung gaano kalakas at kalawak ang pinsala na idinulot ng ataking ito ni Garp. Habang ang battleship naman ito ay nananatiling lumilipad sa gitna ng ere sa ibabaw ng Pirate Island. Sa sunod na panel ay makikita naman natin ang mga tauhan ni Blackbeard na nagsiliparan at tumilapon sa sobrang lakas ng pwersa ng Galaxy Impact. Samantalang si Garp naman ay nauna nang lumanding sa isla. Dito ay mapapansin natin si Prince Cruz na ginamit ang kanyang teknik na clay molonimbus na nagpalabas ng malakotan candy na clay sa ibabaw ng lupa. Ang teknik na ito ni Prince Cruz fam ay ginawa niya upang magsilbing kutsyo ng pinalabas niyang clay at ligtas na makalanding sa lupa ang marine battleship na kanilang ginamit upang makarating sa Pirate Island. Pagkalanding na pagkalanding nga ng battleship ay kagad na sumigaw si Garp at binalaan ng mga pirata sa isla na huwag nang magtangkapang pumalag sa mga marines dahil sigurado namang masasaktan lang sila sa oras na sila ay lumaban. Kapansin-pansin naman dito na wala nang malay at pawang nangamuti na ang mga mata ng mga pirata na nasa paligid ng nilandingan ni Garp at ng marine battleship. Ito marahil fam ay dahil sa matinding Conqueror's Haki na ginamit ni Garp sa kanyang atake. Pagkatapos nito ay bigla namang nainis si Garp nang mapansin nito ang naging epekto ng kanyang Galaxy Impact. Dito ay pinahiyag ni Garp ang labis na pagkadismaya habang tinatanong ang kanyang sarili kung kailan ba siya nagsimulang humina dahil hindi siya kontento sa tindi ng lakas ng kanyang huling atake. Gulat naman at hindi makapaniwala ang mga nakasurvive na tauhan ni Blackbeard na dismayado pa pala si Garp sa naging epekto ng kanyang atake na halos bumasak na nga sa buong Pirate Island. Sa sumunod na panel fam ay makikita na natin si Kobe na masayang sinalubong si Garp. Napaiyak naman sa sobrang saya si Helmeppo dahil nakita niyang ligtas ang kanyang matalik na kaibigan na si Kobe at hindi ito tinuluyan ng Blackbeard Pirates. Sa sumunod na panel ay makikita naman natin si Prince Cruz na naiinis dahil tinawag ni Garp si Kobe na future ng Marines. Sinabi ni Prince Cruz na hindi niya hayaang basta-basta na lang siyang maunahan ni Kobe. Napahanga naman si Kujaku sa ipinamalas na lakas ni Garp at pagkatapos ay pinatahimik nito si Prince Cruz sa kanyang pagmamaktol. Binati naman ni Tashigi at ng iba pang Marines si Kobe. Samantalang si Kobe naman ay nagulat dahil hindi niya akalaing sasama sa pag-rescue sa kanya ang mga normal na Marines na hindi kabilang sa sword katulad ni Tashigi. Humingi naman ng tulong si Hibari kay Garp dahil hindi niya matanggal ang malaking bakal na bola na nakakadena sa paa ni Kobe. At sa dulo naman ng panel ay kapansin-pansin ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Garp
na para bang may biglang nakatawag sa kanyang atensyon. Yun pala fa, may na-sense na ni Garp ang masamang pangyayaring magaganap. At hindi nga nagtagal ay bigla na lang naging yelo si Hibari habang si Kobe naman ay walang kamalay-malay na may umatake na pala sa kanyang kasamahan. Sa sunod na panel fa, may wala lang ang nagawa ang iba pang miyembro ng SWORD dahil tuluyan ang naging yelo ang buong katawan ni Hibari. At sa puntong ito na fam nila nakita si former Marine Admiral Aokiji na nakatayo sa mismong likod ni Hibari. Labis ngang kinagulat ng lahat ang biglaang pagsulpot na ito ni Aokiji. Habang si Garp naman ay mahinahong nakiusap kay Kuzan na ibalik na sa normal si Hibari at ipawalang bisa na ang kanyang Devil Fruit ability. Dito ay tuwang-tuwa ang mga pirata sa biglaang pagdating ni Aokiji. Nagsalita naman si Kuzan at sinabing makakasama sa reputasyon ng Blackbeard Pirates kung hahayaan niyang makatakas si Kobe, lalo na't kasalukuyang wala sa isla si Teach. Pagkatapos niyan fa, may sa puntong ito na nagsimula ang isang flashback na nagpapakita kung paano naging miyembro ng Blackbeard Pirates si Aokiji. Ito ay naganap isang taon pagkatapos ng duelo sa pagitan ni Akainu at Aokiji para sa pwesto ng pagiging Fleet Admiral ng Marines. Sa eksenang ito ay bigla na lang nating maririnig ang sigawan ng mga tao na nagsisimula ng magsipagtakbuhan dahil sa pagdating ng Blackbeard Pirates sa kanilang isla. Makikita naman natin ang Blackbeard Pirates na nagtatalo kung sino ba ang umatake sa kanilang mga kasamahan. Sumagot naman si Teach at sinabing wala na silang dapat pagtalunan pa dahil isa lang naman sa mundo ang may kakayahang gawin ng bagay na yon, at yun na nga ay si Aokiji. Dito ay galit na tinanong ni Blackbeard si Aokiji kung bakit nito ginawang yelo ang mga miyembro ng kanyang crew. Habang sinasabi ito ni Teach Fam ay makikita naman natin ang Blackbeard Pirate Commanders na sina San Juan Wolf, Vasco Shot at Doc Yu na nagmistulang mga estatwang yelo sa labas ng bar kung saan naglalasing ngayon si Aokiji. Dito ay binalaan pa nga ni Kuzan si Blackbeard sa paggamit nito ng kanyang Tremor Foot Abilities dahil siguradong mababasag nito ang nagyelong mga katawan ng kanyang crew. Sa sumunod na panel ay nagpatuloy sa pagsasalita si Aokiji at sinabihan si Blackbeard na kung siya talaga ang kapitan ng kanyang crew ay dapat alam na niya na hindi si Aokiji ang nagsimula ng gulo at ang unang umatake ay ang kanyang mga crewmates. Lalo na raw fam at masama ang timpla ngayon ni Aokiji kaya wala siya sa kondisyon na pagpasensyahan ng crew ni Teach. Sa sunod na panel naman fa, may mukhang nagkasundo ng magkabilang kampo at naintindihan ni Teach na crew niya talaga ang may kasalanan at siyang nag-umpisa ng gulong ito. Dahil dito ay makikita natin na masaya nang nakikipag-inuman ng buong Blackbeard Pirates kay Aokiji. Dito ay kinwento ni Aokiji ang kanyang pakikipagduelo kay Fleet Admiral Akainu. Ibinahagi pa nga nito ang sinabi ni Akainu sa kanya na hindi nito inasahan na ang kanilang matagal na pinagsamahan ni Aokiji ay mauuwi sa isang laban hanggang kamatayan. Sinabi pa daw ni Akainu na ang bagay na ito ay nagpapakulo sa kanyang dugo. Pabiro namang sinagot ni Aokiji si Akainu at sinabing malamang ay kukulo talaga ang dugo ni Akainu dahil siya ay isang taong magma. Naiyak naman sa katatawang Blackbeard Pirates sa nakakatawang kwento na ito ni Aokiji. Pagkatapos niyan fa, may sunod na mga ikinwento ni Aokiji ang tungkol sa pagkaputol ng kanyang kaliwang paa dahil sa sobrang tindi ng naging enkwentro nila ni Akainu. Nang dahil nga dito ay kinakailangan ni Aokiji na palaging gamitin ang kanyang Devil Fruit ability para gumawa ng prosthetic na paa na gawa sa yelo bilang pampalit sa naputol niyang paa. Nagsalita naman ang Blackbeard Pirates at sinabing ganito raw pala ang mangyayari kapag naglaban ang dalawang Marine Admirals. Tinanong din ang mga ito na kung si Aokiji ay naputulan ng paa, ay ano naman daw ang naputol kay Akainu? Sumagot naman si Aokiji at sinabing bagaman hindi niya nagawang putulan ng bahagi ng katawan si Akainu, ay sigurado naman siyang tad-tad ng matitinding mga sugat ang buong katawan nito. Sa sumunod na panel ay bigla namang nagsalita si Katarina Devon at sinabing ngayong napag-uusapan na din naman nila ang tungkol sa mga sugat
ay baka may nalalaman si Aokiji tungkol sa misteryosong individual na may marka ng apoy o burn scar. Pagkatapos nito ay pinilawanag ni Burgess ang tungkol sa apat na road pony glyph na naglalaman ng coordinates ng kinaroroonan ng One Piece treasure. Ang dalawa nga dito ay nasa mga kamay ni Nakaido at Big Mom. Subalit ang kinaroroonan ng dalawa pang natitira ay nananatili pa rin isang misteryo. Dito ay sinabi ni Teach na ang isa sa dalawang nawawalang road pony glyphs ay nasa ilalim ng pangangalaga ng individual na may marka ng apoy o burn scar. Bigla namang naisip ni Aokiji na siya ang individual na yon na hinahanap ng Blackbeard Pirates. Subalit kagad itong pinabulaanan ni Vasco Shot dahil kailan lang natanggap ni Aokiji ang kanyang mga burn scars at nakuha niya lang naman ang mga ito sa laban nila ni Akainu. Sunod namang nagsalita si Lafitte at sinabi ngang misteryosong individual na ito ay lula ng isang purong itim na barko at ang sino mang magtangkang lumapit dito ay kagad na nilalaman ng isang dambuhalang buhawi o ipo-ipo na maaring isang devil fruit ability na tinataglay ng individual na may burn scar. Sumagot naman si Shiryu at sinabing hinala niya ay tauhan ng world government ang misteryosong individual na ito dahil siya mismo ay saksi sa mga illegal na gawain ng gobyerno at sa ganitong paraan ay makakasiguro ang world government na hindi na mapapasakamay pa ng mga pirata ang huling road pony glyph na mangangahulugan naman na walang sino man ang makakakuha ng One Piece treasure. Grabe fam, no? Sino nga kaya ang misteryosong individual na ito na may marka ng apoy o burn scar? Pwede nga kayang tauhan ng world government ang misteryosong individual na ito? O siya na nga kaya ang huling crew ng Roger Pirates na pinagbilinan ng Pirate King na mag-ingat ng huling road pony glyph? Walang iba kundi si Scopper Gaban! Kayo fam, ano sa tingin nyo? Sa pagpapatuloy naman ng chapter fam ay nagsalita ulit si Aokiji. Sinabi nito na wala siyang magandang alaala tungkol sa mga pony glyphs at kung sakali mang may nakita nga siyang red pony glyph ay siguradong hindi niya ito makakalimutan. Subalit ang tangi niyang naaalala tungkol dito ay ang kanyang matalik na kaibigang nagdesisyong lumaban sa world government at ang malulungkot na mata ng isang batang babae na ang kapalaran ay nakasalalay sa kanyang kamay. Pagkatapos masabi ito ni Aokiji fa, may inasar naman siya ni Burgess at sinabing nakakaantok ang kanyang kwento. Mapapansin naman natin sa dulo ng panel si Lafitte na binulungan si Teach at tinanong ito kung nanakawin ba nila ang Devil Fruit ability ni Aokiji. Kaagad niyang nagalit si Aokiji nang marinig nito ang pinag-uusapan ni Lafitte at Blackbeard. Handa na sanang labanan ni Aokiji ang buong crew ni Teach. Dahil alam niyang nangahanting talaga ng malalakas na Devil Fruits ang Blackbeard Pirates. Subalit bago pa man nga magsimula ang laban, ay humingi na kagad ng tawad si Blackbeard. Sinabi nito na wala siyang balak na labanan si Aokiji at nakawin ang Devil Fruit nito. Katunayan ay kabaliktaran nga nito ang kanyang totoong intensyon. Sa puntong ito na nga fam, niyaya ni Blackbeard si Aokiji na maging bahagi ng kanyang crew. Hindi naman makapaniwala ang crew ni Teach sa ginawa ng kanilang kapitan, kaya tinanong nila kung nasisira na ba ng bait itong si Blackbeard. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Teach at sinabing wala naman na ngayong trabaho si Aokiji kaya wala na itong ibang gagawin. Liba na lang kung gusto ni Aokiji na gugulin na lang ang kanyang buhay sa pagtakbo mula sa mga Marines na kumakatawan sa minsan niyang kinilala na hustisya. Galit namang sumagot si Aokiji at sinabing hindi dahil masaya silang nagiinuman kanina ay basta-basta na lang siya papayag na maging miyembro ng Blackbeard Pirates at magtitiwala sa mga ito. Sumagot naman si Teach at sinabing mali ang pagkakakilala ni Aokiji sa mga pirata. Sinabi ni Teach na hindi dahil nasa isang crew sila ay matalik na kaibigan ang turingan nila sa isa't isa. Ipinaliwanag niya dito na ang bawat isa sa kanyang crew ay may sari-sariling mga layunin at dahil nga wala nang kaugnayan ngayon si Aokiji sa Marines ay magagawa na nito ang anumang kanyang naisin. At sa dulo nga ng flashback na ito fam ay tinanong ni Blackbeard si Aokiji kung ano ba ang gusto nitong gawin ngayong meron na siyang kalayaan.
Mukha namang napaisip si Okiji sa mga binitawang salita ni Teach sa kanya. At pagkatapos nito, ay doon na bumalik sa kasalukuyan ng tagpo. Dito pa may bakas sa mukha ni Aokiji na malalim ang kanyang iniisip. Habang si Garp naman ay sinasabihan si Aokiji na ibalik na sa normal si Hibari at pakawalan na nito si Kobe. Sinubukan din ni Garp na kumbinsin si Aokiji na sumama na sa kanila at bumalik na sa pagiging isang miyembro ng Marines. Sumagot naman si Aokiji sa sumunod na panel at sinabing kahit dati pa ay ganito na talaga si Garp na sinasabi ang laman ng kanyang isipan, subalit kinalulungkot ni Aokiji dahil hindi niya maaring tuparin ang mga kahilingan ni Garp sa pagkakataong ito. Sinabi ni Aokiji na matagal na niyang hinahangaan ang ugaling ito ni Garp, na walang pakialam at ginagawa lang ang kahit anong gusto nitong gawin. Ito raw ang dahilan, fam, kung bakit nabubuhay na rin ngayon si Aokiji sa paraan na kanyang gusto at kanyang napili. Sa puntong ito na din pala, fam, official na pinakalala sa kwento si Aokiji bilang ika-10 Titanic captain ng Blackbeard Pirates. Pagkatapos niyan, fam, ay mabilis na inatake ni Aokiji si Garp gamit ang kanyang technique na ice ball na kaagad namang bumalot sa buong katawan ni Garp. Nung una'y nag-alala ang parehong grupo ng Sword at Marines dahil inakala nilang tuluyan ang naging yellow si Garp sa ataking ito ni Aokiji. Subalit sa sumunod na panel ay makikita natin na wala palang naging epekto ang ataking ito kay Garp at tila ba walang kahirap-hirap nitong binasag ang ice ball ni Aokiji. Habang nangyayari yan, fam, ay tinanong naman ni Aokiji si Garp kung magagawa ba nitong tapusin ang kanyang unang estudyante para lamang iligtas ang bago nitong disipulo na si Kobe. Pagkatapos ngang mabasag ni Garp ang ice ball ni Aokiji, ay sumagot si Garp at tinanong si Aokiji na hindi pa't matagal na niyang itinuro dito na huwag nitong hayaang pigilan siya ng nakaraan at pagkusay mabuhay sa kasalukuyan. Sa puntong ito na nga, fam, na paluwa ang mga mata ng iba pang Blackbeard Pirates dahil nakita nila na hindi umepekto ang atake ni Aokiji kay Garp. Dito, fam, ay mabilis na nakalapit si Garp kay Aokiji at madaling hinablot ang mukha nito gamit ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos nito ay makikita natin si Garp na kinakaladkad sa gitna ng ere ang katawan ni Aokiji na para bang isang laruan. At sa isang ang nakakamanghang double page, fam, ay dito na ginamit ni Garp ang isa na naman sa kanyang signature technique na tinawag niyang blue hole, kung saan pagkatapos niyang kaladkarin sa ere ang katawan ni Aokiji, ay binalibag niya ito pabagsak sa lupa. Sa sobrang lakas ng ataking ito, fam, ay nagresulta ito sa isang malawak at malalim na butas sa lupa, kung saan dire-diretsyong nahulog ang katawan ni Aokiji. Katulad ng Galaxy Impact na napakalakas na atake ni Garp sa nakalipas na chapter, ay ginamitan din ni Garp ng Advanced Conqueror's Haki ang technique niya na Blue Hole na makikita naman natin sa kulay itim na kidlat na lumalabas sa paligid ng ataking ito. Habang sinasagawa naman ni Garp ang kanyang pag-atake, sinabihan niya si Aokiji na ang pagkaligaw nito ng landas ay nagpapakita lamang ng kahinaan nito. Grabe, fam! Talagang hindi na nagpigil si Garp at dire-diretsyong pagpapakitang gilas niya, no? Dahil dyan, fam, ay meron na din tayong ideya kung gaano talaga kalakas ang Pirate King na si Goldie Roger dahil sa pinapamalas sa atin ngayon ng kanyang karibal na si Monkey D. Garp. Pero ano nga kaya, fam, ang totoong motibo ni Aokiji? Dahil base nga sa naganap na flashback kanina at sa pag-uusap nila ngayon ni Garp, ay para bang may sarili talagang layunin si Aokiji kung bakit siya nagdesisyong sumali sa crew ni Teach. And speaking of Blackbeard, fam, ay sa puntong ito na ng chapter lumipat ang eksena sa Winter Island, kung saan malalaman naman natin ang konklusyon ng laban sa pagitan ng Blackbeard Pirates at Heart Pirates. Dito, fam, ay makikita natin ang duguan ngunit nakangiting mukha ni Blackbeard. At sa dulo naman ng panel ay tanging ang sombrero lang ni Law ang ating makikita. Pagkatapos nito, fam, ay sunod namang ipinakita ang nagkahati-hating barko ng Heart Pirates na Polar Tang, na ngayon ay unti-unti nang lumulubog sa ilalim ng karagatan. Dito ay maririnig natin ang halakhak ni Blackbeard na sinasabing hindi na maaring tawagin pang mga pirata ang crew ni Law ngayong wala na ang kanilang barko.
Sa sumunod na panel ay makikita natin sina Blackbeard, Burgess, at Van Ogre na nakatayo sa harap ng katawan nilo na nakahandusay sa lupa. Dito ay finocus naman sina Lo at Beppo na makikita nating duguan na tila bawala ng mga malay. Sa sumunod na panel ay muli namang kinausap ni Blackbeard si Lo at sinabi ng isang daang pirata na ninakawan nilo ng puso ay kasalukuyang nabubuhay ngayon sa takot sa Pirate Island. Sinabi ni Blackbeard na siguradong magdidiwang ang mga piratang yun kapag inuwi niya sa Pirate Island ang puso ni Lo. Habang sinasabi ito ni Blackbeard fa, may makikita naman natin si Beppo na naalala ang naging pag-usap nila ni Chopper tungkol sa isang gamot na ginawa ni Chopper para sa kanya. Bagaman hindi tiyak na epekto ang gamot na ginawa ni Chopper, ay sumugal pa din si Beppo at ininom ang gamot na ito. Sa sumunod na panel naman fa, may makikita nating pinag-iisipan ni Teach kung anong gagawin sa OP-OP Nomi na Devil Fruit nilo. Kung ibebenta niya ba ito o gagamitin niya ba ito para maging immortal. Mukha namang wala na talagang natitirang lakas si Lo fam, dahil hindi na siya makagalaw at tanging pagtitig na lang kay Blackbeard ang kaya niyang gawin. Sa dulo naman ng panel fam ay mapapansin natin na tila ba bigla na lang may kakaibang nangyayari kay Beppo. Ito pala ang epekto ng gamot na binigay ni Chopper kay Beppo. Ang kakayahan na makapagsulong transformation nang hindi na nangangailangan pa ng full moon. Sobrang bangis at astig ng sulong form ni Beppo fam at nagawa niyang mahablot ang kanyang kapitan na si Lo mula sa mga kamay ng Blackbeard Pirates. Labis ngang ikinagulat ni Teach at ng kanyang crew ang hindi inaasahang sulong transformation ni Beppo, lalo na't hindi naman bilog ang buwan sa mga oras na yon. Talagang ubod ng bilis ng sulong form na ito ni Beppo fam dahil hindi na siya nagawa pang mapigilan ng crew ni Teach sa kabila ng OP na Devil Fruit abilities ng mga ito tulad ni Van Ogre na may kakayahang makapag-teleport. Hindi nga nagtagal ay matagumpay na nakatakas si na Beppo papalayo sa Blackbeard Pirates sa pamamagitan ng pagtalo niya sa dagat. Habang tumatakas naman si Beppo ay nakiusap sa kanya si Lo na huwag iwanan ang kanilang mga kapwa Heart Pirates. Mariin namang tinanggihan ni Beppo ang pakiusap na ito ni Lo at sinabing hindi na siya maaaring bumalik, kaya kailangan na lang nilang magtiwala sa kanilang crewmates. Sinabi dito ni Beppo na masyado nang malayo ang kanilang narating, kaya naman hiniling niya kay Lo na huwag itong sumuko at huwag itong bawian ng buhay. Kasabay ng eksenang ito fa, may ang anunsyo ng narrator ng kwento na ang piratang si Trafalgar Lo at ang Heart Pirates na kanyang pinamumunuan ay tuluyan na ngang natalo sa Winter Island sa New World. Ngayong natalo na ng Blackbeard Pirates si Lo, ay saan na kaya ang sunod na destinasyon itong si Teach fam? Sa Egghead na kaya siya dederecho para makisali sa malaking digmaan sa pagitan ng Straw Hats at Marines? O dederecho kaya si Blackbeard sa Pirate Island para mapagtulungan nila si Garp at ang Sword? Pero alam nyo fam, ang pinakamatindi dyan ay ganito din raw katindi ang Chapter 1082. Kaya ihanda na natin ang ating mga sarili sa bagong mga pasabog na papakawala ni Oda sa susunod na chapter. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa nyong pagsuporta sa ating channel. Sana ay palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi! See you on our next video and stay good fam!